Rescue po ito, idol. Si Grace Tayoba ay nireklamo niya po ang kanyang dating karelasyon dahil hindi na daw ito sinauli ang kanyang anak na 2 years old pa lamang at nananakit pa daw po ito. So nireklamo niya po ang kanyang ex-boyfriend na si Rustom Amistad. Ma'am Grace, magandang hapon. Magandang hapon din po, Sir Rapi. Ilan taon po yung baby niyo, ma'am? 2 taon po, sir. Nasaan po yung baby? Nandun po sa kanila, sir, kasi po, 3 buwan po na iwan. Saan probinsya po ito? Saan lugar? Pangasinan po, Mabining, Pangasinan. Kailan po kayo nakahiwalay? Bali, sinundan niya po ako noon sa Maynila kasi nag-usap na rin kami nung unang hiwalay namin sa pulis. So, nadala ko po yung anak ko. So, sinundan niya po ako ulit dito sa Maynila na para pakiusapan ako na buuhin namin ulit yung pamilya namin. Eh, ngayon naman po, pinagbigyan ko po siya. So, yung ginawa niya naman po, wala pang isang araw, naglasing po siya, tsaka dun siya sa loob, nagsarili pong naglasing dun sa loob ng bahay. Mga gamit, winasak-wasak niya po. Lasing po siya, hindi niya na po control yung sarili niya. Ngayon, kumuha ng itak. Ako po yung hinahanap niya. So, yung mga lola niya po, sabi nila, wag daw ako lumabas, baka maano daw po ako kasi wala na po sa sarili. So yung kinabukasan po, nag-decision po ako sa sarili ko na aalis na lang po ako kasi parang hindi naman na po matino yung apo nyo na bakit pa ako makisama kung ganun siya. Pinagbigyan na nga siya ng last chance, okay. Ganun ang ginawa niya. Nagda-drugs pa itong si Rostom? Hindi naman po, sir. Nagsisigarilyo lang po tsaka umiinom yun. O bakit ganun ho yung kanyang pag-ugali? Lang po siya, sir. Yung parang hindi siya masyadong sa mga sinasabi niya po. Pag sinabi niyang ganun, yun na yung sinusunod niya. Sige. Kailan niya po kinuha yung bata? Iniwan ko po doon kasi nga po, ayaw nga po nila ipadala sa akin kasi magtatrabaho nga po ako dito sa Maynila. Kasi iniwan ko lang po yung trabaho ko kailan dati. Kailan po ito? Kailan niyo po iniwan? November 17. Okay. November niyo po iniwan doon dahil yun ang sinabi nung kamag-anak ni Rostom, plus nandun yung takot ninyo, baka magwala at baka maitak kayo. So opo. Pumunta na kayo sa Maynila. Ngayon opo. Po gusto nyo lang makuha yung bata, opo. Tama? Opo. Bakit po? Po, nakahanap po ako ng trabaho ngayon. Balikasambay po ako ng mga Salvador family po. So, pinakiusapan ko po na kung pwede, dito na lang yung anak ko. So, pumayag naman po sila, sir, na kasi mababait naman po yung amo ko, sir. So, pumayag sila good. Dun yung anak ko habang nagtatrabaho po ako. Kaya yun po, sabi ko, sir, okay. Kukunin ko na lang po yung anak ko doon. Pumayag naman po sila, sir. Sige, mainam yan. At least pumayag yung amo nyo. Opo. So, napakabait po ng amo nyo. Opo. Now, kukunin po natin yung baby sa Pangasinan. Opo. Sige, walang problema. Pwede ba natin makausap, Ieda, yung si Rostom? Yes po, idol. Nasa linya po si Rostom Amistad. Rostom, magandang hapon po, sir. Sir Rostom. Magandang hapon din po, sir. Yung pong baby ninyo gusto na pong makuha ni Grace. Opo. Pupunta ho kami dyan, sir. Sasama namin si Grace para makuha yan. Huwag mo kami itakin, sir. Baka mamaya mang-itak ka sa amin. Di, kawawa naman kami. Kikita ko naman po. Sandali, sir. O baka naman ikaw maging kawawa kasi lalabas na nanlaban ka. Sir, kahit promise po, nakikita sir. Po ng katotohanan, mananagit rin ng katotohanan kaysa kasinungalingan po. Sige po, ano po yung katotohanan, sir? Sabi nung ate niya po, magayos na po kayo. Iuwi mo na yung anak mo sa Pangasinan po, sabi niya. Kaya pinuntaan ko po. Pinag-aksayan ko po ng pamasahe para makapiling ko yung anak ko ta para mapalaki ko ng kinabukasan na tama yung sinasabi at hindi nagsisinungaling po. Tapos, yung dumating po siya dito, sir, lagi-lagi po may katawagan. Magsabi ka lang ng katotohanan, hindi ako nagsisinungaling. Ganito kasi yan, di ba? Ang mananaig pa rin yung katotohanan. Ako muna pagsalitain mo. Huwag ka mag-drama dyan kasi basta yung sabihin mo yung katotohanan lang para walang mapamak sa ating anak. Ganito kasi yan ha, kausap ko, nanay ko, kapatid ko, anong inaano mo? Pinagsiselosan mo. Kitang-kita ngayon, pa ng mata ko. Ngayon, inaano mo, nabibrainwash ka na nga kasi ganun nga yung inaano mo, parang wala ka na sa sarili mo. Ikausap wala ko sa sarili. Nga yung, ikaw wala ko yung sa sarili, nanay. Sabi mo pang November 17 ka umalis, naka-record dito October 17. Oh, ngayon, kausap ko yung nanay mo. Sabi mo November 17. Sabi mo, sinusumbong mo dyan, ganito. Kasi ayaw mo nga na sinisiraan kita sa mama ko, nananakit ka nga sa akin. Eh, siyempre, wala akong pamilya dyan sa lugar nyo. Inabol ba kita ng ita? Inabol ba kita ng ita? Ay, hindi. Wala ka, na nga sa sarili mo. Kaya, hindi mo sarili. Na siguro naalala yung mga pinagagawa mo. Excuse me. Sir Rostom,
Nananakit ka ba kay Grace? Kahit po, pag-usinihan niyo po, hindi po ako na, hindi ko po sinaktan po yan. Promise po sa buhay ko. Grace, sabi mo kasi sinasaktan ka ni Rostov. Oh. Meron ka pang medical legal? Papatunayan ko po na naka-record siya sa blatter. Barangay na yan. Opo, naka-blatter po. Alam ko nung, po nung sinaktan po kayo ni Rostov, pinablatter niyo po yun. Opo, yung naano ko lang, di po pwede ako nakapag... Pwede ko namin ma-verify sa barangay. Sir, tingnan yung ginagawa niya, sir. Kahit gabing-gabi na po, nandun pa nagsusugal kasama niya anak namin na gabing-gabi, mag-alaw na ng gabi, andun lang siya na nagsusugal kasama niya yung bata. Eh di sinong kawawa po, yung anak, yung bata po. Oh, Grace. Opo. Ikaw raw ay nagsusugal, alauna, madaling syempre araw. Po, mga tsahin niya po kasi yung namatay noon. Nagyaya siya noon, kasama ko pa siyang ano. Siyempre, katuwaan po yun eh. Na nag-aano siya, andun pa ako, andun po siya na. Opo, lamay po ng mga kamag-anak niya po. So, nagyaya po siya sa akin. O ako naman po, sumama naman po ako. So, dun siya, naglalaro po siya. Okay. Eh, nag-aano po siya na, ganito, uwi na tayo. Umuwi naman po ako. So, minamasama niya po yun. So, in short, ito po ay lamay. So, hindi po ito yung parang araw-araw na gawain ninyo. Opo. At wala kayong ginagawa ng mabuti, kundi magsugal na lang at bitbit ang bata. Hindi po ito ganong klase, tulad ng gustong ipalitaw ni Rostov. Ito po pala during lamay at once lang po nangyari, tama? Opo, sir. At meron po kayong blatter sa barangay na mabiverify po natin. Opo, sir. Kahit sa patunay po na talagang ito pong si Rostov ay nananakit. Opo, sir. Ilang beses po kayo nagpa-blatter sa barangay na isang beses po yun, sir, na on the spot po, sir. Isang beses po, on the spot po ako nag-ano nun. Opo. Kaso lang, hindi po ako nakapamedical nun. Na namamagapang ako yung braso ko nun, sir. Bakit po kayo sinaktan? Eh, kasi nga po, yung anak ko nun. Bakit po ginawa yun? Na yung cellphone po na K-pad, napasok dun sa may ano ng kama. Eh, ngayon, ginawa niya, hinablot niya po, so nasira yung cellphone. Yung anak ko naman po, syempre bata yun, sabi ko, pinaglaruan niya ng anak mo, sabi kong ganun sa kanya. So yung ginawa niya, sinuntok agad ako, yung tatay no nasa harap lang. Sabi ko, bakit hindi man lang kayo nakasaway sa anak nyo? Pinagtutulungan nila ako, sir, kasi wala nga akong pamilya doon. Wala akong mga ano doon, kakilala. Oh. Pero bakit niyo hinablot yung cellphone sa selos? Eh, hindi po, wala pong ano yun na, sa yung K-pad na yun na cellphone, sir, bali na ano na rin yun, nasira. So, pinaglaruan ng anak ko, napasok dun sa may katre, ang hirap po tanggalin kasi nakaipit po sa kawayan. So, ginawa niya po, okay, ano, hinablot niya, nasira-sira. Ngayon, pinagbintangan niya akong sinira ko, sinuntok niya ako. Okay, so hindi pala yung parang nagselos siya na baka merong, kung ano meron sa laman ng cellphone, ng mga messages mula sa ibang lalaki, kundi nasira yung K-pad, nakasira yung anak nyo at pinagbintang sa iyo at sinaktan ka na. Sige. So, ibig sabihin may topak to si lalaking ganun. Sir Rostov, ganito po, Sir Rostov. Kaya ako tinatanong si Grace para maging patas naman ako sa iyo. Gusto ko alamin kung talagang totoo yung mga aligasyon mo na irresponsabling nanay ito, nagsusugal at nandalalaki, etc. At wala naman pala. As a matter of fact, meron siyang sinasabi na ikaw raw ay nananakit at siya na nakablatter at mabiverify namin yan. Kasi kung lumilitaw na ito pang si Grace ay pabayang ina, hindi kami tutulong kay Grace kasi ayaw naman namin mapahamak yung bata later on. So in this case, mabiverify po namin sa barangay na talagang nagpablatter siya dahil sinaktan mo siya, enough na sa amin yan para kami po ay pupunta sa Pangasinan, kukunin niyo po yung bata dahil meron po tayong batas, Sir Rostov, na kapag nakihiwalay ang tati at nanay, yung bata mapupunta sa nanay kung below 7 years old ang edad ng bata. Nasa linya din po si Chairman Rolando Baril. Siya po yung Chairman ng Barangay de Guzman, Mabini, Pangasinan. Magandang hapon po sa inyo, Chairman. Sir, Chairman. Magandang hapon din po. Nagpa-blatter ho ba totoo si Grace dahil siya po ay minsan ang sinaktan ni Rostov? Ikininto niya gustong ipa-blatter pero dahil sa sinasabi, inatasan ko na lang yung Baudis woman po namin na sa bayan na lang po sila pumunta sa Baudis ng PNP station po. So, ibig sabihin, nagsasabi na to si Grace na sinaktan siya at nasabi nga niya sa inyo. So, parang akala ni Grace blatter na yun yung pagkikipagsabi verbal. Okay. Sige, Chairman, ganito po mangyari, Chairman. Sasamahan po namin dyan si Ma'am Grace. At magdadala po kami ng pulis, pati kayo ho, kasama kayo in coordination with the barangay, MSWD nyo. Kukunin po namin yung baby. Idol, opo.
Meron din po tayong police, COP po ng Mabini, Pangasinan, at MSW din po ng Mabini, Pangasinan. O, sige. Yun na lang. Papuntayin lang natin doon sa PNP. Okay po. Okay na yan? Okay, sige. Salamat sa ating PNP, sa MSWD. So, okay, magpapunta na lang ng kasama ng reporter itong si Miss Grace sa Pangasinan. Okay, okay po. Para kunin yung baby. Okay po, Idol. Okay na po. So, Miss Grace. Yes, sir. Okay na, ma'am. Makukuha na po natin yung baby ninyo. Salamat po, sir. Walang anuman po, ma'am. Naniniwala po ako sa inyo. Opo, thank you po. Right. Regardless, kahit na po kung anong ginawa niyong kasalanan, hindi pa rin po dahilan yon para kayo po ay saktan ng inyong mister. Kahit naman po na pa... Po na boyfriend. Kahit naman po na pawalay sa akin yung anak ko, sir, ng tatlong ba naghanap po akong paraan po na makuha lang dun. Sige, ma'am. Huwag na po kayo mag-alala. Kami ang bahala. Kukunin po natin yung baby. Thank okay? you po, sir. Opo. Miss Grace, Merry Christmas. Happy New Year po. Merry Christmas din po. Happy New Year po.